Yan, glory to God po, nakalabas ako for almost 8 months na hindi ako nakalabas. Now na nakalabas po ako. Yan, medyo half day, it's already 1:30 ng hapon, medyo mainit. God is good kasi tingnan nyo ako, konti pa rin ang tao. No, tapos yung bagong gawa na yan, no? Dati nung na-lockdown, no? February ako nung last na lumabas, wala pa yan eh. Ngayon meron na. Kaya tuwang-tuwa po ako kasi first time kong lumabas yan for 8 months na mag-isa. Yun, pupunta ako sa mall pero wala pa kasing church, kaya ano, but God is good, napakaganda po, napaka-bless. Medyo kabado pa, medyo takot, pero hindi ko alam kung paano kasi yung mga area na marami pang bawal, marami pang hindi magaganda, or yung distance, di ko alam. First time nalalabas ako after ng na-lockdown at nag-COVID, but still God is with me, God will protect me, God will cover me by His blood and whatsoever. So all to glory to God. Tapos exactly yung mga kasama ko, mga nani, wala rin, mga kabayan natin wala, kasi nasa ano sila, bukas daw ang labas nila. So really mag-isa, first time ko lalabas at mag-isa pa na nagkataon. Yung iba naman ayaw payagan ng mga amo. So mainit pa rin, maglalakad sana ako papunta doon, pero yan, taxi na lang tayo for sure. Hindi ko alam kung paano ang taxi. So God is good, yan po. So tignan natin banda doon, it's first time, tapos mag-taxi na lang hanggang mall kasi hindi ko alam talaga. But still nasa Panginoon tayo, no? Kaya go on lang tayo, yung life natin, wag tayong ano, dahil may ginagawa ang ating Panginoon Diyos. Okay, so let's pray po. Lord God, we are praying for all na maging safe, Panginoon. Huwag makapitan, Panginoon, ng mga virus. Kumilos ka, dakilang Diyos. Kumilos ka, especially, Panginoon, sa mga tao na lumalabas, nag-work, na hindi po sila tamaan ng mga virus. Yan po yung sa amin. At Lord, kumilos ka, Panginoon. God, salamat dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal. Diyos naman, unawain, Panginoon, protect all the people, O Lord God, especially mga families namin sa Pilipinas, Panginoon, yung mga nandito, O Lord God. Father, we thank you, O Lord God, at manguna ka sa lahat, Panginoon. Thank you. Thank you, O Lord, na napakabuti mo. At salamat, Panginoon. Lord, kinukumit kong araw na ito, at yung mga may sakit, pagalingin mo, at ang mga nangihina, palakasin mo, Panginoon. At kahit wala pa ang churches, hindi pa open dito, close pa, but Father, hayaan mo na lumakas yung faith nila. Hayaan mo na go on pa rin sila sa iyo, O Lord God. At kumilos ka, Panginoon. Kumilos ka. Thank you, Lord. Thank you, God. In Jesus' name, amen. Yan, sarado na po to. Dating exile game siya. So, sarado na eh. Nalis na nila dahil sa COVID siya na nasara na. Hindi na siya nagpa-function. Kaya mahirap. Medyo mahangin. Mahangin, hangin. Pero okay naman. Tignan lang natin. Dun balik na po tayo. Yan, yan. Ang mga park wala na. Dati maraming tao yan. Pati yung school. Yan, no. Wala na po siya. Nag-close na, no. Ilang buwan lang. So, wala na yan yung exile game. So, sarado na po siya. Due to the construction. Ayan po. Nag-temporary close. Tapos, eto rin. Nag-close na siya. Nire-renovate na. Kapihan siya dati. Sewan ko anong gagawin nila ngayon. Wala na. Now open. Cafeteria. Wala na po siya. Okay. So, tataksi na po tayo. Hindi ko alam. Gusto ko sana mag-metro. Para ano, makita kung paano po yung sa metro. Paano sumakay. Ganon. At paano yung distance. Tsaka yung distance, tsaka yung ano, yung distance, tsaka yung ang ano ng mall, pero hindi natin alam. But still, thank God, kasi nandiyan pa rin siya at nagpo-provide pa rin siya. Okay, yan. Dami pong pagbabago. Naninibago ako.
nanibago ako, but glory to God. Okay, kasi ewan ko, bawal na po yata sa metro na mag-video or mag-photo, ganoon. So, hindi ko po alam. So, to God be the glory. Yan, mag-abang po tayo ng taxi. At hindi ko rin alam kung paano yung tsura na ngayon ng taxi. Ano? Mahirap, dami pong pagbabago, oh, pati yan. Tsaka grabe, ang init pa rin. No, yung ang hirap pala pag yung first time mong lalabas, kabado ka sa lahat, ganun. Hindi mo alam yung dapat at hindi. So, glory to God. Paano kaya yung mga iba, no? Kung ganito na may visa ako, lahat is kabado sa paglabas, no? Kasi ang katao dito yung mga fines. Pag nagkamali ka, walang distance, on yung mask mo bumaba lang sa may ilong, wala na. May fines na. Hindi mo alam kung nandiyan yung mga police o may camera. Sa lahat pa man din, may mga camera. But still, God is good. So, salamat. Sige, tingin po tayo ng taxi. At yung taxi, kung paano, hindi ko po alam. Sa metro mas malapit, kaya maglalakad tayo hanggang doon, yung dinaan natin kanina. Mga 15 minutes papuntang metro station sa taxi, ay sa train. And then, sir, mga 5 minutes lang papuntang anong tawag dito, mall. So malapit lang sa Dera, pero ngayon medyo Oh God, thank you Lord. Medyo kabado pero hindi ko alam kung paano. But still God is good. At go on. Salamat Panginoon. Patuloy, oh Lord God, na maghari ka. Samahan mo ako, bigyan mo knowledge, wisdom, understanding, oh Lord God. At sa lahat Panginoon, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you. Nako. Napara ko na siya. Yan, dalawang taxi na dumaan eh. Kaso napara ko na yung isa. So, paano ba? Dililipat na naman ako. Hirap. Only passenger. Dalawang passenger lang pala. Same sa liod. Dera City Center? Yeah. Okay, thank you. Yan, medyo hirap din. Dalawa lang pala dito sa likod. Ang pwedeng sumakay. Hindi man na dati to. Yan, dalawa lang. Yan. Okay tayo. Tingnan natin paano. Okay, so salamat. Okay siya. Tapos ngayon lang kaya yun parang iikot pa siya, ang lapit lang. Hindi ko alam kung magkano ang bayad ngayon kasi dati pa pupumo is 250. Ngayon nakita ko pumatak ngayon ni 5 na, so tumaas na pati yung pagpupo sa mga gasolina siguro. Kaya na rin. Kaya mahirap din lumabas. Mas maganda yung nasa Mas maganda na rin yung hindi na lumalabas talaga. Makakatipid. Kaysa nasa bahay. Salamat din. Dahil sa pandemic, naging okay din. Naging nakasave pa. Okay.
Kaya bad or good, may ginagawa talaga ang Panginoon. So, mas alam niya yung future natin. Ganon, mas alam niya, mas ano, kabisado niya. Ganon, kaya ibigay niyo lang yung buhay niyo sa Panginoon kasi mas alam niya. At alam niya yung future ahead sa atin, hindi natin alam, pero siya mas alam niya. Pinanak pa lang tayo, nasa sinapupunan tayo ng ating mga magulang, alam niya na kung ano yung buhay natin, mga future. Syempre magde-decide ka, syempre kumbaga nagplano ka, pero yung Diyos pa rin ang matutupad. Basta ibigay mo lang yung buhay mo sa kanya at gumawa ka ng maayos. Ganun ang ating Panginoon. So yan, malapit na po tayo, nandito na tayo. So kailangan ko pong isara yung phone kasi hindi ko alam kung paano. Okay, so muli, shalom shalom sa mga nakikinig at nanonood. So papalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at goon lang po kayo. Salamat po na marami. Yan, medyo nagano tayo. Yan, yan. Diyan lang, oh. Malapit lang siya kung tutuusin. So, papataka pa rin ng mga 12-15 na pamasahe. Salamat po. Bye.